ang mangyayari sa tao pagkatapos mamatay. Sa buong mundo, tinatayang mahigit 150,000 na mga tao ang namamatay bawat araw. Isang malaking katotohanan na 10 out of 10 people ang siguradong mamamatay pagdating ng takdang panahon. Lahat tayo ay mamamatay. Iba-iba man ang paniniwala natin, handa man o hindi, isang araw ang ating buhay dito sa lupa ay magkakaroon ng katapusan. Ano nga ba ang mangyayari sa atin pagkatapos mamatay? May iba na naniniwala na mapupunta sa purgatorio ang kaluluwa ng tao kung saan maaari umanong ipanalangin ng mga mahal sa buhay ng namayapa ang kanyang kaluluwa upang makatawid sa langit. Ang iba naman ay naniniwala sa reincarnation kung saan sila raw ay maaaring maging paru-paro, ibon, uod at kung ano-ano pa sa susunod nilang buhay. Mayroon ding naniniwala sa soul sleep kung saan natutulog lang daw ang kaluluwa hanggang sa muling pagkabuhay at final judgment. Samantalang ang iba ay naniniwala na pagkatapos mamatay ay nagpapagala-gala lang ang kaluluwa ng tao sa mundo. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa topic na ito? Ang sagot sa tanong na iyan ay nakadepende sa kung ano ang ginawa mo bago ka mamatay. Ang sabi sa Hebrews 9 verse 27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Kung totoong pinagsisihan at tinalikuran mo ang iyong mga kasalanan at nanampalataya ka sa Panginoong Hesus na siya lamang ang nag-iisang daan upang ikaw ay maligtas, sinasabi sa Bible na ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Yan ay malinaw na nakasulat sa John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinusuportahan din ito ng John 3 verse 18 at John 3 verse 36. Ang sabi sa John 3 verse 18, hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Sa John 3 verse 36 naman ay ganito ang nakasulat. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Para sa mga mananampalataya, ang kamatayan ay pag-iwan sa katawan kapalit ng mas lalong mainam, ang manirahan sa piling ng Panginoon. Ito ay matatagpuan sa 2 Corinthians 5 verses 6 to 8 at Philippians 1 verse 23. Ang kaluluwa ng mga believers ay agad na mapupunta sa paraiso, kagaya ng sinabi ni Jesus Christ sa magnanakaw na nanampalataya sa kanya noong sila ay parehong nasa cross na matatagpuan sa Luke 23 verse 43. Ngunit hindi pa dito natatapos ang lahat. Ang mga talata tulad ng 1 Corinthians 15 verses 50 to 54 at 1 Thessalonians 4 verses 13 to 17 ay naglalarawan ng muling pagkabuhay at pagbibigay ng glorified body sa mga believers. Tila sinasabi lamang nito na habang ang kaluluwa ng mananampalataya ay sumasama o pumupunta agad kay Kristo pagkatapos ng kamatayan, ang kanilang mga pisikal na katawan naman ay mananatili o maiiwan sa libingan. Sa second coming ni Jesus Christ sa lupa kung saan magaganap din ang muling pagkabuhay ng mga believers, ang pisikal na katawan at kaluluwa ng mga believers ay magre-reunite sa bagong langit at bagong lupa na tinutukoy sa Revelation chapters 21 and 22. Ngayon naman ay talakayin natin kung ano ang mangyayari sa mga namatay ng unbelievers o hindi sumampalataya kay Hesukristo. Para naman sa mga taong namatay na ngunit hindi sumampalataya kay Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas, ang kamatayan ay nangangahulugan ng walang hanggang kaparusahan at pagdurusa. Tulad ng kahahantungan ng mga believers, ang mga unbelievers ay dinadala din sa tila pansamantalang lugar upang doon hintayin ang kanilang pinal na hatol at pinakaparusa. Ito ang pinagdalhan sa mayamang tao nang siya ay mamatay na mababasa natin sa Luke chapter 16, samantalang si Lazaro naman ang mamatay ay sa piling ni Abraham napunta. Ang taong mayaman ay napunta sa daigdig ng mga patay o sa Hades. Sa wikang Hebreo, ang salitang ginamit upang ilarawan ang kaharian ng mga patay o lugar ng mga patay ay Sheol. Ang Sheol ay madalas bagitin sa Old Testament.
Ang Greek word naman na katumbas ng Sheol sa New Testament ay Hades na siya namang tumutukoy sa daigdig ng mga patay. Ngunit tulad ng una kong nabanggit, nahihirapan at nagdurusa na rin ang kaluluwa ng mga taong naroroon ngayon tulad ng inilarawan sa Luke chapter 16 sa taong mayaman na napunta doon. Ito ay patikim pa lang ng impyerno. Sa pangitain na isinulat ni Apostle John sa Revelation 20 verses 11 to 12, ang lahat ng mga namatay, mananampalataya man o hindi, ay haharap at hahatulan ng nakaupo sa malaking tronong puti. Ayon pa sa Revelation 20 verses 13 to 15, iniluwa ng dagat ang mga patay na naroroon. Iniluwa din ng kamatayan at daigdig ng mga patay na nasa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. Ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Bagamat ang mga unbelievers ay hindi agad-agad itatapon sa impyerno o sa lawa ng apoy pagkatapos nilang mamatay, hindi pa rin kaaya-aya ang pagdadalhan sa kanila pagkatapos ng kanilang unang kamatayan. Balikan natin ang sinabi ng mayaman sa Luke 16 verse 24. Kaya't sumigaw siya, "Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isausaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila, dahil ako'y nahihirapan sa apoy na ito." Sa makatuwid, pagkatapos ng unang kamatayan, ang isang tao ay maninirahan sa isang pansamantalang langit o impyerno. Sa huling muling pagkabuhay, ang walang hanggang patutunguhan ng isang tao ay hindi magbabago. Ang mga believers ay sa bagong langit at bagong lupa mapupunta kagaya ng nakasulat sa Revelation 21 verse 1, samantalang ang mga unbelievers naman ay itatapon sa impyerno o sa lawa ng apoy. Ganito ang magiging wakas at patutunguhan ng bawat tao. Magkakaroon lamang ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos ang isang tao kung tuluyan itong tatalikuran ang kanyang mga kasalanan at sasampalataya siya kay Hesukristo bilang Panginoon at kaisa-isang tagapagligtas. Maniwala ka man o hindi, ang sigurado ay may katapusan ang buhay dito sa mundo. Hindi mo ito kayang pigilan dahil hindi tayo ang may kontrol sa buhay natin kundi ang Diyos lamang. Ating tandaan na ang kamatayan ay hindi dulo ng kalsadang nilalakaran mo. Para sa mga believers, ito ang pintuan patungo sa langit at katapusan sa lahat ng paghihirap dito sa lupa. Para naman sa mga unbelievers, ayon sa Biblia, ito ang daan patungo sa walang hanggang pagdurusa. Nag-iisa lang ang buhay at kung ano ang ginawa o gagawin mo bago bawiin ng Diyos ang iyong nag-iisa at maikling buhay, ang siyang magdedetermine kung ano ang sasapitin mo pagkatapos mong mamatay. Makipag-ayos ka sa Diyos ngayon. Pagsisihan at talikuran mo ang lahat ng iyong mga kasalanan. Manampalataya ka kay Jesus bilang nag-iisang Panginoon at tagapagligtas bago pa mahuli ang lahat.